So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral po sa bagay ito. Medyo nag-delay tayo ng konti dahil doon sa ano, doon sa mic. Ngayon po tayo magsisimula sa umaga po ito, sa ating pag-aaral sa ikatlong kabanata ng sulat po ni Pablo sa mga taga-Roma. Doon po sa unang bahagi, napunta po tayo dito sa bahagi ito. Sinasabi ni Pablo na walang matuwid kahit sa kanya. At wala kanya na nakakaunawa at wala kanyang naghahanap sa Diyos, sinasabi niya. So there is none righteous, no, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good. No, not one. So ito isang pag-usap na napakalungkot o pag-usapan na yung Diyos. Sabi, sa gitna ng pagbibigay niya kautusan sa mga Udyo, sa gitna ng pagbibigay niya liwanag sa mga Gentiles o sa mga Gentil, ay walang isang kahit matweet kanya. So ito'y pangusap. Walang matweet kanya kahit isa. Dito sa panahon po ng ating Panginoon, na hindi nandun po yung mga Udyo, sinabi ng Panginoon sa mga Udyo, sa Matthew 15 verse 13, sila po ay hindi kinakasiyan ng Diyos. Ang mga Udyo sa panahon ng ating Panginoon, hindi sila susunod sa kalooban ng Diyos. Itong sabi niya. Kasi dito sa verse 13, ang sabi ng kanyang mga alagad, hindi ba mo nalalaman kanya na dahil sa sinabi mo, nagalit sa mga scribe at mga pariseo kanya. At ang sagot ng Panginoon, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. Hindi pinag-uusapan rito yung nalaman. Kasi sinasabi rito, hindi sila kanya sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa mga ito, hindi sila parang halaman, hindi sila itinanim ng ama kanya. Masinin natin na halaman may binhi. Kung ano yung binhi nyo na halaman kanya. So yung binhi na kailang pinaniniwalaan, hindi kalooban ng Diyos. So hindi sila halaman ng Diyos kanya. Let them alone. Hindi ibig sabihin na wala siyang malasakit. Pero nakita ng Panginoon na ito mga taong ito ay matigas ang ulo kanya. Sa gitna ng mga himala na ginawa ng Panginoon at sa gitna ng kanyang pangaral, hindi sila naniniwala. So ito'y para mga bulat. Kahit anong gawin mo, hindi nila nakikita kanya. They are blind leaders of the blind. So yung mga taga-sunod, bulat din. Hindi nila nakikita ang liwanag ng katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Ganyan din yung nangungulong sa kanila kanya. Sila yung mga bulag din. So kung yung bulag, kapwa umakay sa bulag, eh mapapahamak yan. Imagine po natin kung yung nakasakay bulag, yung driver bulag din, siya sila pupunta. Maaksidente sila, mapapahamak sila kanya. And if the blind leads the blind, both will fall into a ditch. Mahuhulog sila sa ano kanya. Napapahamak sila kanya. Dahil sila yung mga bulan. So ang description ng ating Panginoon sa mga Hudyo, sa panahon niya, niya at tumatangunan sa kanila kanya, ay mga bulan kanya. Tingnan niya yung mga lawyers sa panahon natin at sa panahon nila, ang mga abogado ang nakaalam ng kapusa. Siyempre, abogado nga. For you have taken away the key of knowledge. Sa anumang kaalaman na ating pinag-aaralan, siguro palagi may susi para maintindihan mo. Pag hindi alis mo yung susi na yun, kaya hindi mo maintindihan yung kaalaman na yung pinag-aaralan. So kayo mga lawyer, sabi ng Panginoon, inalis yung susi kanya eh. Para maunawaan ninyo kung anong sinasabi ng kautusan. You did not enter in yourself. And those who are entering in you hindered kanya. Hindi nila alam ginagawa nila kasi inalis nila yung susi para maunawa nila yung kausan ni Moses panahon nila kanya. Kaya kayo, pati yung kasama ninyo ay napigilan kanya na malaman nila kung ano yung totoo. So yun ang sinasabi ng Panginoon sa panahon niya na sinangangaral kanya. Meron silang kaalaman. Dito natin makikita yung knowledge ay iba
sa karunungan. So, meron silang alam. Alam nila yung pwede nilang resakit ang nilalaman ng kautusan. Pero hindi na nangunawaan kung anong kahulugan ng kautusan na yun. In general, ang kautusan ni Moses patungo sa ating Panginoon. Kinaintindihan mo ang kautusan ni Moses, pagdating ng Panginoon mo, no, tatanggapin mo siya. Dahil ang layo ng kautusan ay ang ating Panginoon. Kaya lang, hindi na lang intindihan yun. Kaya yun, know, makikita natin, hindi siya laging matuwid ganyan. Dahil sa kakulangan ng kailang kaalaman. So ito rin po ay isang, bagamat yung nangyari sa panahon na yun, ito rin ay aral sa atin. Hindi lang tayo nalalaman mo, nilalaman ng Biblia. Kailangan mo siya maunawaan. At definitely, kailangan mo siya gawin. Eh sila hindi. Siyempre, kung hindi nila naunawaan, ano gagawin nila? Kaya sabi niya, kayo bulag na tagaay. Saan yung kapabulag? So mapapahama kayo ba? So yun ang kalagayan ng mga Hudyo sa panahon na yun. Sila yung mga bulag. Sabi, walang sino man ang naghahanap sa Diyos. Dito sa panahon natin, may kayo nakikipag-usap casually sa mga tao, isa sasabihin nila, oh, hindi naman namin kinakalimutan ng Diyos. Sasabihin nila yun. In other words, in some ways, in some, kinikilala nilang Diyos. Pero actually, hindi nila inahanap ang Diyos. Kayo din sa panahon na yun, yung mga Gentil at ang mga Hudyo, walang sino man siya kailan naghahanap sa Diyos kanya. Isipin niyo mga Hudyo, ang kailang kautusan ay galing sa Diyos. Pero yung mga Hudyo, despite na yung kautusan ay galing sa Diyos, hindi nila inahanap ang Diyos kanya. Kasi kung gano'n, hindi sana sinabi ni Pablo, walang sino man naghahanap sa Diyos kanya. Anong ibig sabihin na hanapin natin ang Diyos? Hindi naman tayo pupunta sa langit na hanapin natin. So, hindi yun ang ibig sabihin. Pag hinahanap natin ang Diyos, hinahanap natin na malaman ang kanyang kalooban at gawin ang kanyang kalooban. Yun ang isang, yun ang kahulugan na hinahanap natin ang Diyos. Pangalawa, ang kanyang mga kaisipan ay magiging ating kaisipan kanya. At ang kanyang gawa ay ating mga gawa kanya. Yun ang paraan na hinahanap natin ang Diyos. Kasi walang galon sa kanila. Number one, walang naghahanap sa kalooban niya. And definitely, walang gumagawa sa kalooban niya. Kaya walang matuwid kanya kahit isa. At ang kailang kaisipan ay hindi ang kaisipan ng Diyos. Ano yung kahapon? Ano, sideline lang. Kahapon, nagpunta po kami sa Alcalapag na sina, San Vicente. Malayo yun, actually. Mas malayo pa sa Maynila. 125 kilometers yata mula Angeles. Pero parang mas malayo yung Manila pagka pupunta ka Maynila. Actually, mas malayo na konti yun. May isang kapatid na babae, yung asawa niya kumikibo eh. May magtatanong siya at pagsasagutin mo, ito sasabihin niya, para sa akin. Hindi ganun nag-aalap sa Diyos. Hindi yung para sa iyo. Ano bang iniisip ng Diyos? Ano bang kalooban ng Diyos sa bagay na iyon? Yan ang maging kalooban mo kanya. Kahit ano pang pinaniniwalaan mo, inahanap mong Diyos pagka ganun. Kaya nga si Pablo, hindi na ako kanya nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Kasi, inaalam niya kanyang kalooban, ginagawa niya kanya. At kung anong kaisipan ng Panginoon na gusto ipapatid sa atin, yan din ang magiging kaisipan mo kanya. So sa ganong paraan, sinabi ni Pablo, walang ganong kahit isa niya na nagahanap sa Diyos. Yung sabi ni Apostle Paul, yung mga Pariseos, mga Sadducees siguro isa, skriba, naging dalawa skriba. Nagkamali yung computer. Ibang layunin nila. Ang layunin natin bilang Kristiyano ay malaman natin ng kalooban ng Diyos upang gawin natin at sumulod sa kalooban niya. Pero ito yung mga Ibreyo, mga Pariseo, Escriba at yung mga elders. Sila yung nag-aaral para sila well-informed at maipakita nila sa kapwa nila mga Hudyo na alam nila ang kalooban ng Diyos. Yun lang kayo lang kayo pa. In other words, hindi ang Diyos na iniisip nila. Ang iniisip nila ang kanyang reputasyon sa kanyang kapwa mga Hudyo. So, pinag-aaralan nila ang salita ang kausan ni Moses para maipakita nila
na meron silang kaalaman sa kailan kung saan. So, sino ang binibigay nila ng karangalan? Hindi ang Diyos. Ang mga sarili nila. Pwede tayo maging matukso sa ganung paraan. Pinag-aaralan natin ang Biblia para maipakita natin tayo tama. O walang problema yun. Pero kung yun lang ang layunin mo at hindi parang purihin ng Diyos, hindi maganda yun. Hindi mo siya inahanap pagka ganun. Inahanap mo yung sarili mong karangalan. Kaya sabi po sa Lucas chapter 16 verse 15, and he said to them, ang ating Panginoon, you are those who justify yourselves before men. Pinasabi niyo, alam namin ang kalooban ng Diyos. Alam nila. Pero hindi para gawin nila. Para may pakita lang nila, sila'y matuwid, ganyan. But God knows your hearts, ganyan. For what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God. Ito po ay nangyayari sa panahon natin ngayon. May isang maaaral na kinikilala at siya'y pinaniniwalaan. Hindi dahil siya nagsasabi siya ng totoo. Kaya ganun din yung mga panahon na yun. Kanya, for what is highly esteemed for among men is an abomination in the sight of God. Ang gusto ng Diyos, inahanap mo ang kanyang kalooban upang gawin mo dahil sa kanya. Para sa kanyang kapurihan. Hindi para sa iyong sariling kapurihan. Kung titignan natin ang 1 Peter chapter 2, bakit tayo tinawag ng Diyos? Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi po natin. Bakit tayo tinawag ng Diyos? Hindi ito ang makikita natin sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Tatapot kay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasasardote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa katiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kalimunaga. Anong bakit ay tinama? Sabi nito para may pakita ninyo kanya, ang karangalan kanya, di ba? Para may pakita natin ang karangalan ng Diyos, hindi ang ating sariling karangalan. So ito mga audio, hindi siya lang ganun. Ang karangalan nila mahalaga kaysa sa Diyos. Dito sa John chapter 12 verse 42, verse 43. May mga maraming mga Hudyo, mga Pariseo, na niniwala sa ating Panginoon. By the way, mga Pariseo, ito yung mga mas conservative na sekta na mga Hudyo. Si Pablo ay kabilang dito, sila ay nakakaalam ng kautusan niya. Nevertheless, even among the rulers, many believed in him. Hindi naman ang ating Panginoon ng araw walang naniwala sa kanya. Meron naman. Siguro marami rin naniwala sa kanya. But because of the Pharisees, they did not confess him. Bakit ayaw din ipahayag ang Panginoon? Dahil sa mga Pariseo, kanya. Ang mga Pariseo, para mag sila na namumuno sa mga sinagoga. Yung mga Sadducees, nandun sila sa kailang Sanhedrin. May mga Pariseo, nandun sila sa sinagoga kanya. Lest they should be put out of the synagogue. Bakit? For they love the praise of men more than the praise of God. Kung pipili nila purihin ng Diyos, may ipapayag nila pananampalataya nila sa ating Panginoon. May pinipili nila yung kapurihin ng tao, ayaw nila mapalaya sa mga sinagoga, kahit nila ipinahayag kanya. Kung tama sinasabi ni Apostle Paul, there is none who seeks after God. Kaya hinahanap nila kailang sariling ang kapurihan ng mga tao kaysa sa kapurihan ng Diyos. So John chapter 5 verse 44, how can you believe we receive honor from one another? So sila yung nagtumatagot ng karangalan mula sa isa't isa kanya. And do not seek the honor that comes from the only God. Kaya hindi yung kanya hinahanap yung karangalan na galing sa Diyos. Kundi kayo tumatagap ng karangalan galing sa isa't isa kanya. Yun yung sinasabi ni Pablo. Alam, naghahalap sa Diyos. Eh. So isipin natin ang malungkot na palahon na yun. Wala naghahalap sa Diyos. Kahit isa kanya. Wala naghahalap sa Diyos. Dito sa Hosea chapter 6 verse 5. Eh. Para pag nalalaman natin kasulatan, kinikilala natin ang kasulatan, naunawaan natin ang kasulatan,
kinikilala rin natin ang Diyos. In other words, the more we read the Bible, the more we love God. Kasi yan ang nagpapakilala sa Diyos eh. Hindi man nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Nalalaman, kaya nakikilala natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang kautusan, ng kanyang salita. Therefore, I have hewn them by the prophets and have slain them by the words of my mouth. Pagka ay sinabi niya, pinatay ko sila sa pamagitan ng aking salita. Bakit? Hindi nila hinahanap ang Diyos. Pag hindi natin hinahanap ang Diyos, ang salita ng Diyos ang papatay sa iyo kanya dahil siya siyang ahatol sa atin. And your judgments are like light that goes forth. Ang salita ng Diyos, ang kanyang kahatulan, yan ang kaliwanagan at katotohanan kanya. So, yun ang mangyayari. Kayo, kung hinahanap natin ang kalalatian ng mga tao, ano mang gagawin mo? Hindi natin masasabi kung anong gagawin mo. Kung anong kaisipan magkakaroon ka kapag kalalatian ng tao ang gagawin mo. Yan nakikita natin sa mga denominasyon. Bakit ginagawa nila yan? Hindi para magkapurinin ng Diyos. Hinahanap nilang kalautihan ng mga tao. Kaya para dumami niya ang mga miyembro, gumagawa sila ng paraan. Baliktad. Doon sa mga denominasyon, hindi ka muna nila aralan. Makikipagkilala muna sa iyo, makikipagkaibigan, dadali ka sa sila, tapos hindi ka man nila aralan. Pag nakuha na si patya mo, doon magtuturuan. Sa atin, hindi. Tuturuan mo muna siya. Ayaw niya maniwala, mahalan siya. Pero tuturuan muna natin siya. Yan ang paraan ng Diyos. Yan ang paraan ng Diyos na makikita natin sa Biblia. Pero hindi ganun ang mga tao sa panahon na ito, na ito na si Pablo kanya. Tingnan nyo, they have all turned aside. Ito po makalaga. Ang sabi na bulang mga tagapagturo, hindi sila naniniwala sa grammar. Yung mga Baptist, pagka nakipag-argue ka sa kanila sa tungkol sa bautismo, ang sumasampalataya at mabautismo na maliligtas. At i-emphasize mo na yung pananampalataya at bautismo pagkasama. Hindi siya pwede pag-iwalid. Ano sasabihin nila? Puro ay grammar kanya. Sino ba gawa ng grammar? Hindi naman tayo, ang Diyos. Ang gawa ng mga wika, ang Diyos. So, yeah, definitely, ang gawa ng mga rules na mga wika ay ang Diyos, hindi tayo. Paano tayo magkakaintindihan kung hindi natin susundin ang palatuntunan ng mga lingwahe? So, ito po ay active voice. Ginawa nila, they have all turned aside. Pag sinasabi natin active voice, yung subject ang gumagawa ng aksyon. So, sino umalis? Sila, hindi sila pinalis. Sila mismo umalis kanya. They have together become unprofitable. Sila ang hindi naging paggawa ng para pag sila kapakipakinabang kanya. There is none that would us good, no not one, kanya. So, yung mga Calvinist, pag binasa mo itong talatang ito, mali sila. Sa kanila, yung total inherited depravity na mararaw natin kakulangan na ni Adam. So, pag nagkasala ka, hindi galing sa'yo. Galing doon sa naman ang magkakulangan, nagaling kay Adam. Hindi mo ginawa. Actually, naman mo lang. Kaya nagkakasala ka, hindi dahil gusto mo magkasala ka niya. Kundi naman mo lang yung kakulangan ni Adam. Tingnan ninyo. Our first parents, Adam and Eve, by the sin, fell from their original righteousness and communion with God. And we then, whereby death came upon all becoming dead in sin, and wholly defiled in all faculties and parts of soul and body. Kanya. Hindi sinasabi nito pag nagkasala ka dahil gusto mo magkasala. Dahil naman mo kanya yung kasalanan ng ating unang mga magulang. They being the root. Sila yung ugat kanya. And by God's appointment, standing in the room, instead of all mankind, and the guilt of their sin was imputed. So, yung kasalanan din na napunta sa atin. Wala tayong kinalaman sa ating pagkakasala. Kaya nagkakasala tayo dahil kakulangan din napunta sa atin. And corrupted nature conveyed. So, tayo pinanganak na mayroong corrupt nature. Wala tayong kakayahan gawa lang mabuti. Ang kaya nang gawin,
ay bumawa na sa tingnan niyo pang pinakahuling pangusap. From this original corruption whereby all are utterly indisposed, disabled, and made opposite to all good. Tingnan niyo mga salita nila. Whereby all are utterly indisposed. Parang absolute ang ibig sabihin niya. And wholly inclined to all evil, do proceed all actual transgression. So hindi tayo nagkasala dahil gusto magkasala. Naman na mukha niya yung pagkukulang na, napunta kay Adam na nagkasala siya. Nawala si kay Adam yung original nakakwira na binigay ng Diyos sa niya. Nung sila lang eh. So sa Calvinist, ikay nagkakasala dahil doon sa yung kalikasang namala kay Adam. So hindi ka responsable sa lalo mo, tutungusin. Tuloy po natin itong ating pag-aaral. They have all turned aside. Hindi gano'n. Sila ang balis. Sabi, kalooban nilang balis. Kalooban nilang na hindi maging kapakipakinabang sa Diyos. Hindi ginawa para sa kanila, mismong gumawa. Kaya yun ang may makahalagaan ng wika. Ay, sabi, hindi managagrawa. Paano tayo magkakaintindihan? Kung wala, hindi natin susunod pagtutunan ng ligwahe. So, hindi sila ginawang gano'n. Ginawa lang sariling gano'n. They have all turned aside. Sabi ni Solomon, ang tao na po ay ilang matuwid ng Diyos. Pero sila, kanyang guwa ng kanyang kasamaan, sabi ni Solomon. So, originally, tayo matuwid, nalalangin tayo ng Diyos. Tayo ang guwa ng ating kasalanan. Kung tayo nagkakaroon ng kaisipan, ganyan. Tingnan niyo, their throat is an open truth. Kung ito ay isang sanggol, kung ito ay description ng isang sanggol na nabana niya yung kakulangan ni Adam, para siya magsasalita? Hindi ba nagsasalita yung mga sanggol eh? So hindi ito mga sanggol. Ito yung mga tao na may kaisipan. Sabi niya, their throat is an open truth. Pagka tayo nagbukas ng libingan, ito nga ba yung makakaamoy ng mabuting amoy o isang amoy na ayaw mong amoyin? Ganon, kabaho nga niya ang kailang salita. Sabi rito, words are offensive as the author from an open truth. Filthy speech. Ganyan. Pag tinignan natin ang libingan, yung nandoon sa loob, hindi ito larawa ng kalinisan. Siyempre, mabaho yun eh. Marami yun. Kaya nililibing natin. Ang kailang throat, yan, yung pinanggagalingan ng ating sound, parang ganun, kayo. Parang kasigbaho ng libingan na binuksan, kayo. Ang kailang dila, that their tongues have practiced deceit, kayo. Ang deceit, pandaraya. So, ibig sabihin, sila yung mandaraya. Ang isang mandarayang tao, isang sinungaling. Nagsisinungaling siya para makinabang siya. Yun ang mandaraya, di ba? Kaya nga dinadaya kanya eh, para sa kanyang kapakinabangan. Pagka naniwala ka, okay. Pag hindi ka naniwala, sisirahin ka niya. Kasi hindi niya nakuha ang kanyang layon eh. So, ganun sila ngayon. Poison of asp. Alam niyo yung asp, ito po ay isang ano, isang makamantag na ano, full of bitterness and cursing. Eh. So, yun ang kailang pagsasalita. So, hindi ito sagot. Hindi rin batang manidya. Ito yung taong may kaisipan, makita natin. So, dinidescribe rito ni Pablo kung ano ang ginawa ng mga taong ito. So, sila ba'y merong mabawang pananalita dahil namanan nila yun? Sila mismo ang pumili doon sa galoklasik pananalita. Sila ba'y nandaraya dahil namanan nila yung kalikasan ni Adam? Sila mismo ay nandaraya. So, sila mismo, hindi na namanan. Dinescribe dito ni Apostle Paul yung mga kasalanan ng mga tao ito na hindi inaalap ang Diyos. Ganyan. Pero sinasabi ni Apostle Paul. So tingnan nyo, ito ba yung larawan ng isang sanggol? Hindi man naglalakad ang sanggol eh. Their feet are swift to shed blood. Para lang silang pumapatay na walang halaga kanya. Madali silang pumatay. Hindi sinasabi rito yung ang Diyos. Kumisan, sa Old Testament, siya nag-uutos ng pumatay. Totoo yun. Dahil meron siyang layunin doon sa pagpatay. Hindi na siya ay pinaprosahan niya ipapatayin o yun ang makikita natin. Pero ipapatayin mo na walang
dahilan, yun ang murder. Sabi. Sa ating batas, ito maliban po sa parricide, na murder din yun. Pag sinabi natin parricide, pinatay mo ang iyong kamag-anak, sino man. Murder pa rin yun. So yung murder, ito yung pagpatay na pinlano mo. Pag galing ka sa tao, pinatay mo siya. May murder yan. So actually, sa batas, halimbawa na naaktuan mo yung tao, nagnanakaw sa bahay mo, at binaril mo siya, wala kang kasalanan eh. Self-defense, alam mo. O kaya, hasta kanyang papatay sa bahay mo, binaril mo siya. Kaya kung tumakbo siya, at tinabal mo siya, hindi kayo minto, binaril mo siya, hindi ka wala ka pa rin kasalanan. Pero pag huminto ka, hindi mo siya inabol, kinabukasan doon mo sa pinatay, murder yun. Kaya magmayroon pag sa batas, ganun eh. Pagka continuous action, mula doon sa act na nakita mo, hanggang sa maahabol mo siya, walang problema yun. Pero pag huminto ka, tinatay mo kinabukasan, o mamayang gabi, murder yun. Pinlala mo siya, patay, kanya. So, ang murder, sila po ay magaling gawa ng ganyan. Ang ating Panginoon, doon siya niyang trial, wala siyang kasalanan. Anong ginawa nila? Naganap sila ng mga false witnesses laban sa kailang kautusan. Sila yung mga high court yung kailang Sanhedrin. Yung pinakamataas silang court. Basta Supreme Court. Ganyan. At pinatay nila ating Panginoon na walang kasalanan. Alam nila wala siyang kasalanan. Ngayon din si Stephen o Esteban, wala mong pronunciation niya. Noong ipinangalan ng Ebanghelyo at sila nasa pinatay siya. So yun ang dinidescribe niya passion po. Okay? Mabilis silang pumatay. Walang kwenta-kwenta kayo, papatay nila yung tao. Eh, parang yung mga panahon ng gera, ganun sila. Merong rules ang gera. Ang gera ay sa pagitan lang ng mga sundalo. Pag pinatay mo yung sundalo, wala kang kasalanan. Pag pinatay mo hindi sundalo, murder yun, bawal yun. Liba lang kung ano lang, nagkata kung binagbomba, namatay sila. Pero kung nagbabakbakan, tapos pinatay mo hindi sundalo, intentionally, kasalanan yun. Pero yun, mabilis silang bumubuo ng dugungan niya. At ano nangyayal sa mga Diyo? Hindi sila nagkaroon ng kapayapaan. Kundi, destruction and misery are in their ways. Ang pinaka-climax ng ganito klaseng pangyayari sa mga Hudyo ay doon sa destruction of Jerusalem noong AD 70. Ang ginawa ni General Titus, pinaligiran niya ang Jerusalem. So nagkaroon siya ng siege. Pinaligiran, hindi makalabas. Yung mga tao sa loob, dumating ang panahon, wala sa nagkakainit. Ang ginawa ng mga tao noon ay kay Josephus. Ang babasahin natin, yung kanyang, at ito sa library, meron eh. Pag binasa natin yan, ganito ang nangyari. Pagka namatay ang anak mo, kakainin nila. Susunod, yung anak naman ng iba, kakainin nila. Nang wala silang makain, kahit sinusubo mo, kukunin pa sa bibig mo, kanya. So maraming karamuhan doon, wala nang nangyari sa mga Hudyo nang sirain ng mga Romano ang Jerusalem. At ito ang dahilan kung bakit wala ng Israel ng Diyos ngayon. Noong AD 70, nung nasira ang templo sa Jerusalem, nagkawatak-watak ang mga Hudyo. Doon nagsimula yung kailang diaspora nga niya. Kaya sila yung mga tao walang bayan. Nagsimula yun noong AD 70. So mula noong AD 70, tumira sa Israel ay mga Arabo. At naisip lang mabalik noong 1948, nagbalik sila at nagkaroon ng gera. Eh, pinalis mo nakatira dun eh. Parang ginagawa lang China ngayon. Meron tayo ng historical rights sa South China Sea. Ganun din ang sinasabi ng mga Israel. Meron kami historical rights sa Palestine, kanila. Eh, hindi naman totoo yun. May karabo lang nakatira dun eh. So, yun ang nangyari sa kanila. Sinasabi nila, Pastor Paul. Yun ang kagawian nila. Wala yung kaguluhan. Wala siya nang nahihirapan kanya. Dahil nga hindi nila inahalo ng Diyos. Sabi din, the way of peace, they have not known. There is no fear of God before their eyes. Wala raw katakutan sa Diyos sa kailang mga mata. Itong ipagbinabasa natin yan, para natin nakikita yung mga tao ngayon, wala silang takot sa Diyos. Sinasabi lang, takot sila, pero actually, wala silang takot sa Diyos. As long as Luke chapter 19, verse 41,
Now as he drew near, he saw the city and wept over it. Yan yung ating Panginoon na pumasa siya sa Jerusalem habang siya lumalapit. Say, if you had known, even you, especially in this your day, the things that make for peace, kinaunawa lang niya sa kanya ang paraan ng kapayapaan kanya. But now they are hidden from your eyes. For days will come upon you when your enemies will build an embankment around you. Surround you and close you on every side and level you and your children within you to the ground. And they will not leave in you one stone upon another because you did not know the time of your visitation. So, yun ang sabi, yun ang nangyari sa 1870. Hindi nyo kanya nakita yung daan ng kapayapaan kanya. Dahil lang siya na kailang mata sa katotohanan. Sana ka ng Panginoon. Hindi sila nakinig sa ating Panginoon sa walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Hindi sila natatakot sa Diyos. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Siyempre, yung kausap ni Moises, ito ibinigay sa mga Hudyo. So sila ay napapailalim doon sa kausap niyo. And the same manner na yung mga Gentiles, sila napapailalim sa kailang kautusan niyo. Pero pinag-uusapan nito, yung kautusan ni Moses niyo. The law of Moses, yung buong Old Testament, ito ibinigay sa mga Hudyo. So ito'y ano na mga Hudyo? Sa kanila yan. Pero sinira nila yung kautusan. Hindi sila sumunod. Sila nagkasala at hindi sumunod sa kautusan. Yung nangyari sa mga Hudyo. So, ano mangyayari sa kanila? Sila'y guilty. Yung mga Gentiles, magkasalanan sila. Di ba yung sinasara ni Pablo? At sila nagkasala. So, yung mga Hudyo nagkasala rin. So, hindi pwedeng kondenahin ng mga Hudyo, mga Gentiles, pare-pareho lang sila makasalanan. So, sa harapan ng Diyos, ang buong sanglibutan ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi niya, all mouth may be stopped. Walang sino mang pwede magmalaki sa harapan ng Diyos. Kaya bakit lahat nagkasala? Yung mga Hudyo, na sa kaisipan, na sila special na bayan ng Diyos, hindi rin sila pwede magsalita. Bakit? Kasi makasalanan din sila. Kaya walang pwede magsalita, sabi ng Diyos. Lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Yan ang sabi ni Apostle Paul, yun naman ang totoo. Lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Kaya nga, therefore by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Ang isang layunin ng isang kautusan, kahit anong kautusan, pinakikilala sa atin kung anong kasalanan. Kaya meron tayong batas eh. Ang batas nagsasabi sa atin kung anong gagawin mo. At ang paglabag ng batas ay kasalanan. So pinakikita sa atin kung anong kasalanan. Ganyan. Ang magiging matwid sa pamagitan ng kautusan ni Moses kahit sa mga Gentiles, basta kautusan, ay ang 100% ng kautusan. So, kailangan ka sumunod 100% sa kautusan para kayo maging matwi sa pamagitan ng kautusan. Ganyan. 100% may kayo maging matwi. And then sa Galatians 3:10, for as many are as are of the works of the law are under the curse. Ganyan. Ano yun? For it is written, curses everyone who does not continue in all things, sabi niya. Who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. So, para kayo maging matwid sa kautusan ng Moses, kailangan gawin mo lahat ng mga bagay doon. Hindi ka magkasala kahit minsan. Siyempre, kung hindi ka nagkasala kahit minsan, hindi matwid ka. Yan kayo yung gagawa nun. Yun ang pagiging matwid sa ilalim ng kautusan. Kinakailangan kang sumunod 100%. So, anong point ni Pablo? Ang mga Gentiles, nagkasala rin sila sa kailang kautusan. Ang mga Hudyo, nagkasala rin sila. Walang matuwid. So, hindi sila sumunod sa kanilang kautusan. Ano mangyari sa kanila? Kung pababayaan ng Diyos yung sitwasyon na yun, pareho-pareho sila pupunta sa impyerno. So, gumawa siya ng paraan.
So ito po yung plano ng Diyos mula pa nung bangulan lang niya sa libutan. So plano niya, mayroon siyang planong gagawin para yung mga makasalanan ay maging matuwid. Kasi kung hindi, yung mga ito pupunta sa impyerno yan. So may planong Diyos na gawin niyang matuwid yung mga makasalanan niya. Sa ilan ng kautusan, justification under the law, hindi pwede yun. May law yun eh. Pag nagkasala ka, law is the law. Nagkasala ka. Walang pwedeng gawin ng sino ma pag nagkasala ka. So, gagawin ng Diyos, kahit makasalanan ka pa kanya, pwede ka maging matwid. Eh. Yun ang plano ng Diyos. Kaya kasi sa sarili paraan ng pagsunod, hindi pwede. Ngayon, babalik tayo doon sa chapter 1. But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Kung babalik tayo sa doon sa 1, mahigit na natin. Ito yung katwiran na hiwalay sa perfect obedience of law. Dito po sa original na Grego, mga kapatid, wala yung dama niya doon sa kautusan. Ito yung the law and the prophets, ganyan. So yun ang righteousness ng kautusan. So makikita natin, sinasabi rito, ang kautusan ni Moises at ang mga propeta ay saksi. Doon sa plano na yun, nagagawin kang matuwid, kahit makasalanan ka. Ganyan. So yung kautusan mismo at ang propeta, sumasaksi sila sa doon. May nagsasabi kasi ng Ebanghelyo ay hindi natin mababasa sa Old Testament. Totoo yan, word for word. Pero yung essence ng pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon ay nasa Old Testament. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, sa sikid niya mga salatan. Bakit? Ito ang nagsasaksi sa akin, kanya. So yung Old Testament ay saksi. Doon sa plano ng Diyos, na gawin niya matwid ang mga makasalanan. Kanya, makikita natin. Ituloy po natin. Ito yung tempo. Ito yung templo ng Diyos. Ito yung sa Jerusalem. Ano po yung tanong? Ano ang significance ng templo ito? Ang significance ng templo ito, palagi sila nag-aayon dito sa labas na ito. Tapos mga araw na pagkakasana. Once a year, yung high priest papasok siya doon sa loob. Pero merong isang makapal na belo rito. Hindi mo makikita yung loob. Doon sa loob, ang doon yung mercy seat ng Diyos. So, ibig sabihin, simbolic na yung sinasabi niya rito, ang Diyos ay may awa. Pero yung awa ng Diyos, hindi niya makikita kanya. Sa pamagitan itong templo ito. Dahil merong nakatakip eh. So yun, ano niya? Ano ang significance? This is chapter 9, verse 9. Verse 8. The Holy Spirit indicating this, that the way into the holiest of all was not yet not made manifest while the first tabernacle was still standing. Hindi ka pwedeng patawaan ng Diyos. Dahil nakatakip ng belo makapal yung kanyang kawaan kanya. Ito symbolic for the present time in which both gifts and sacrifices are offered, which cannot make him who performed the service perfect in regard to the conscience. So yung tabernacle, ginagawa na rito, later yung temple, hindi nagliligtas sa kanila. So, sino magliligtas? So itong ginagawa nila rito, nagtuturo sa kanila, kung ginagawa nyo rito, hindi magliligtas sa inyo, may magliligtas sa inyo, kanya. Yun ang tinuturo sa kanila. Yung dugo ng mga hayop, na di naglilig sa kanilang mga kasalanan, ay naglalaraw sa dugo ng ating Panginoon. Kasi tingnan yung kuwikin na sila ang kausin ni Moises, ano yung frustration mo? Year by year, nag-o-opera ka ng dugo na, hindi ka na pinatatawan. Siyempre, may frustration ka doon na. So, paano mawawala yung frustration mo? Sa pamagitan ng Panginoon. Nung namatay yung Panginoon, pati kasalanan ng mga tao, tapat sila ng kausin ni Moises, pati yung sa panahon natin ngayon, parang pareho pinatawad ng dugo ng ating Panginoon. So, ito yung nagsasaksi sa pagdating ng ating Panginoon. Diyo ba, mga kapatid? Pakuli, makita natin. So, Genesis chapter 22, verse 16.
nungyari ni Abraham si Isaac. Ito ang sinabi ng Diyos. And said, by myself I have sworn, dahil wala namang mas mataas sa kanya, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sun which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. In your seed all the nations of the earth shall be blessed because you obeyed my voice. Sino yung seed? Sasabihin nila, hindi mababasa ang pagliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. You know, yung seed, sino yun? Nagdad tayo sa Diyan, Galatians chapter 3, verse 16. Now to Abraham and his seed. Kung bumabalik ka dito, di ba? In your seed, kanya. Where the promises made. And he doesn't say and to seeds. Dahil ang paniniwala lang ang Hudyo, sila yung binhi. As of many, but as of one, and to your seed, sino yun? Is Christ, kanya. So yung Old Testament, patungo lang sa ating Panginoon. So, ang Old Testament ay sumasaksi doon sa katwiran ng Diyos na yun na hiwalay sa kautusan. Kaya babalik ka doon sa una, yung Romans chapter 1, verse 16-17, diba? Ando doon kanya katwiran ng Diyos sa yung lahayan kayo. So, yun ang katwiran ng Diyos. Ang Ebanghelyo, mga kapatid. So, sa Isaiah, ganun din. Hindi ka mabilis. Sa Isaiah, ganun din. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hindi ka laking na, wala kayong nakitang ad dito. Yung Everlasting Father. Ang paniniwala natin, isa lang ang Diyos, tama. Sa panahon natin ngayon. Pero sa buong panahon ng existence ng Diyos, siyang lahat ay Ama. Siya ang Ama dahil silang naglalang. Yung Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, silang lahat ang naglalang. Ang distinction ng pagitan ng Anak at ng Ama, makikita lang natin sa bagong tipan. Sa Old Testament, wala. Bakit siya tinawag ng Ama, kundi siya Ama. Pero hindi siya yung Ama na kanyang Ama. Iba siya, pero siya pa rin ay Ama kanya. Dahil siya naman lang. Ano sinasabi nito? Sino yung binhi na yun? Ang ating Panginoon. So yung Old Testament, patungo sa ating Panginoon kung naintindihan nila kanya. Dito po tayo ito. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and all will believe. For it's not, there's no difference. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Kikita niyo yung salita rito. Hindi na ito yung perfect obedience. Dahil alam natin, imposible yun. Kahit isang batas, walang perfect obedience. Kaya batas ng tao yan, o batas ng Diyos, wala. So kung ang pagliligtas ay sa pamagitan lamang ng 100% na paksunod, walang mangyayaring gano'n. Alam ng Diyos yun. At pinakita niya sa pagitan ng mga Gentiles at ng mga Hudyo. So hindi bumabalik tayo sa Romans chapter 1, 6-17. Diyos siya nagsimula, pinatunayan niya, doon siya bumalik. Ganyan. Alam ba sinasabi sa Romans 1, 6-17? Basahin po natin. Yung katwiran ng Diyos na hiwalay sa kautosan ay ang Ebanghelyo. Basahin natin sa Romans 16. Verse chapter 1, tama 16-17. Actually, pwede natin sabihin yan sa out of memory, pero basahin natin. Tumababa. Sapagkat hindi ko ikinaya ang Ebanghelyo, sapagkat siya kapangharian ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at ngayon sa Grego. Sapagkat, dito na hayag, dito katwiran ng Diyos inahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ito, salitang ito, minsan mahirap na intindihin. Ang problema lang kasi ng English, ano po, yung salitang faith, wala siyang verb.
Ang faith kasi, ang verb niya, believe, di ba? Actually, sinasabi nito ng talata, hanggang sa pananampalataya upang kayo sumampalataya, yun sinasabi niya. Kaya lang, add point translation niya. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun ang katwira ng Diyos. Hindi ang katwira ng 100% na pagsunod. Hindi rin sinasabi na kung kayo sumasampalataya, hindi ka susunod. Susunod ka pa rin. Pero hindi sa kaisipan, nagsusundin mo lahat. Dahil magkakasala ka eh. Magkakamali ka, katulad na nangyari sa kanila. So ito yung katwira ng Diyos. Ang sinasabi. The gospel of Christ, ano yan? Yung binasa natin kanina. The just shall live by faith. Ito ang ano. Ito yung katwira na iwalay sa 100% obedience. Hindi ka nagiging tapat sa nagiging matwit sa Diyos dahil kayo nakasunod 100%. Walang ganon. Hindi kayo pinatakot ng Diyos. Pareho lang yan eh. Kung kayo naging matwit dahil kayo nakasunod 100%, matwit ka pa rin. Eh wala lang ang gawa ng ganon. Sa gawa ang paraan ng Diyos para kayo maging matwit kahit kayo nagkasala. Aalisin yung kasalanan mo. So, wala kasalanan. Magkikita rin natin kaya sa naging matwit at ginagawa siya ng matwid sa kitna ng kautusan. So paano kung may kautusan, nagkasala ka, paano ka magiging matwid? The law is the law, kaya. Kung ikaw ay nagkasala, parusahan ka. Paano kayo naiwasan ng Diyos na sabihin siya'y matwid at the same time, nagkasala yung tao at di niya parusahan? Dahil ang ating Panginoon, binayaran niya yung kaparusahan. Binayaran niya yung penalty ng ating kasalanan. Kung binayaran niya yung penalty ng ating kasalanan, wala na tayong sasagutin. Kaya pwede tayong patawaran ng Diyos kahit ang kasala tayo sa kautusan. Dahil kung just lang ang pag-uusapan dyan, pag sinabi natin just, justice, pag nagkasala ka, parusahan ka. Justice yun eh. Pero ang Diyos ba'y matuwid? Oo. Pero paano niya tayo pinatawad sa kita ng ating kasalanan? Inalis niya yung kabayaran. Inalis niya yung penalty ng kasalanan. So, dapat tayong namatay. Si Kristo namatay para sa atin. So, wala na tayong babayaran. So, pwede na tayong patawaran ng Diyos ngayon sa pamagitan ng pananampalataya natin sa Ebanghelyo. Iyan ang nangyari sa pagliligtas ng Diyos. So, pinaliwag niya ang passion ko. Noong ako yung unang Kristiyano, hindi ko naiintindihan. Paano yun? Hindi pa pag-Kristiyano, kailangan pa rin sumunod. Paano sinasabi rito na sasampalataya? Hindi ko rin naiintindihan. Pero kung pinag-aralan po natin, naiintindihan mo. May dalawang klaseng pagiging matuwid. Pagiging matuwid dahil kay walang kasalanan. Hindi ka nagkasala, di matuwid ka. Pero may katuwiran, nagiging matuwid kahit nagkasala ka. Kung ikaw patatawa ng Diyos. Bilang simple pa huli, pagka nagkasala ka sa batas, halimbawa, death penalty, papatayin ka, tatawag mo na sa presidente niya. Nasa tatawag na presidente, presidente, papatayin na namin. Pag sinabi ng presidente, huwag yung patayin ka niya. Bibigyan ko siya ng presidential pardon. Ano mangyari doon sa tao niyo? Kahit nagkasasa ng pagpatay, na kaya nga siya papatayin eh. Pag sinabi ng presidente, bibigyan ko siya ng presidential pardon. Alam na siyang kasalanan. Kahit pumatay po siya ng tao, buburahin nila yun. At sa panahingin ng batas, wala kang kasalanan. Dahil binura na yung kasalanan mo kanya. Pagkakaiba ng parol, ang parol, ando pa rin yung kasalanan, may record ka pa rin. Pero pag ikay presidential pardon, wala kang record. Buburahin nila sa korte yun. Pag pupunta ka sa NBI, walang krimi, walang ano, kaso. Kasi pardon nyo. Ganun din ang Diyos. Aalisin din yung kasalanan mo sa pamagitan ng ating Panginoon. Ngayon, hindi yung libre, conditional yun. So, wala nga tinuro ng Diyos ang ating pagkakasala. Pero kung hindi ka mag-aabil sa paraan para ma-epekto sa iyo, ngayon, wala ka rin. Mamamatay ka pa rin sa kasalanan mo. So, yun po ang ating susunod na mag-aaralan po sa susunod na linggo. Ano po?